Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila hindi nga di umano nakatiis si dating President former Rodrigo Duterte at nagsalita nga tungkol di umano sa problema ng ating bansa, lalo na di umano sa pagsama nga ni President Bongbong Marcos sa Amerika. Tila nagsabi nga si President Rodrigo Duterte kung bakit ayaw niyang makisanipwersa sa Amerika dahil gagamitin lang di umano ng Amerika na camp ang bansang Pilipinas dahil makikita natin na tila binigyan na nga ng access ni President Bongbong Marcos ang militar ng Amerika na magpatayo ng mga building sa kampo mismo ng sundalo sa bansang Pilipinas. Dagdag nga ng maraming netizen, you need to maintain order and transparency in the government because the serpent is inside the government, working in the government, not for the whole nation, but for personal gain. Mahal na Pangulo, huwag kang matutulog sa lahat ng problema, huwag kang labas ng labas. Tutukan ang problema sa ating bansa, lahat umpisa, kang umupo, nagkalat na. Ang problema, mahal na Pangulo, huwag kang matutulog. Yun o, paano aayusin kung sadyang ginagawa nila ang nasabing problema? Gawain ito ng mga naiinggit at ng mga makakaliwang grupo. Banat pa nga ng maraming netizen, maaayos kaya ni President Bongbong Marcos ang problema sa Näiä dahil di umano tila bawal nang mag-video sa loob ng Näiä, tila ayaw nang mabidyohan ang kalokohan na kanilang ginagawa nung nasunod-sunod itong nahuli ang mga nahuli nagnanakaw sa loob mismo ng Näiä. Wal mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ruben, hopefully sabotage is being ruled out. Yes, I hope so too. Regarding the Näiä power outage, as it's been a habit of airport issues occurring every time BBM is scheduled for a foreign trip and or outside the country. But didn't that also happen during Duterte's time? Diba? He was in Russia nung nangyari yung Marawi. It's a vulnerability, yes, of course. But seriously, if this was an accident, I don't think they timed it for the president's trip. Kasi, ano na lang ba, this is only, tama ba? This is only his second trip this year. Sabi ni Dad, pwede po ba US-based and China-based dito sa Pilipinas? As long as we have a treaty agreement. Nasa sa ligang batas kasi natin na nire-require na may treaty para magkaroon ng ganon. Pero yes, pwede po in theory as long as merong agreement. Hindi pwede yung basta sisingit lang sila. Sabi ni Michael Angelo, parang flavor of the month ang DOTR ngayon. Mula sa kakulangan ng plastic sa lisensya hanggang sa banggaan sa dagat hanggat sa brownout sa airport para tuloy sinasabing petics lang sila. Well, actually, the good news is, and this is insider info kasi pati yata yung LTO, hindi pa sila aware, is that nag-handshake agreement na si Secretary Jimmy Bautista at saka ang apo of the PCO, which is under the PCO, to provide the license cards, driver's license, licenses. So sila na yung mag-procure, sila na yung kumpleto. And it's government to government since apo is a government-acquired asset. So that solves that. Hindi ko lang alam kung ano yung timetable dito. Will there be a time na maaantala yung pag-issue ng mga bagong license, driver's licenses o hindi? Ang mas issue po ngayon ay license plates, which is unusual kasi hindi pa rin po nagbibigay ng press conference for this purpose, or at least from what I understand, si ASEC JR Tugade. And this is unusual because yung license plate issue supposedly na-solve na yon in the past administration
ni Lolo Art when he acquired yung machine na pang-press ng mga lisensya, ng license plates. So, hindi pa rin natin sure kung anong nangyayari dito. Ang sinasabi kasi ng LTO, it's because of the centralized procurement. Ang sinasabi naman ng DOTR is, ilang beses nilang kinausap ang LTO, bakit hindi sila respond sa centralized, kasi pwede naman silang mag-opt na sabihin na hindi kami na lang po ang mag-acquire. According to the DOTR yan, ha? So, we will have to wait for that. Ang concern dapat natin ngayon is that the DOTR and all their agencies should be speaking with one voice. So, hindi dapat nagkakasagutan, and siguro dapat kapag nagpo-press conference ang isang ahensya, ay naandun yung either yung undersecretary involved o kaya yung secretary himself or yung spokes ng DOTR. So, para sana maayos, siguro this is just a friendly suggestion. Hindi kasi maganda yung naririnig natin na iba yung sinasabi ng LTO tsaka DOTR at the same time. I think it's really just a matter of, how do you call this, missed timings on the heads of these agencies. Sabi ni Rain, dumping US for better China relations, ayan yung ingay ng mga lobbyist. Hindi yata nakikita ng mga pro-China sa kamuning na pandidikta din ito. In short, wala silang pinagkaiba sa mga amboy, kainis. I suppose this is a valid opinion. Although ang nakikita ko dito, super dehado naman yung mga pro-China, di ba? What do you see? Kasi even the false news that are coming out, yung mga illegal daw, yung PDP laban conference with the party from China, yung mga ganyan, that's fake news. So, and they're relying on very deep-seated, sometimes racist undertones. So if we're going to talk about pandidikta, I think ano na lang ito, yung sa side ng mga pro-China is really, they're the minority and I don't think they're in a position to dictate anything. Mas marami talaga, outnumbered sila ng mga pro-US. I mean, let's face it, hanggang ngayon. Although, I would think na siguro with the tone that we are reading, baka valid pa rin naman yung observation ninyo. Sabi ni Shamrock, government-owned buses, naalala ko yung turo sa amin dati na kahit gaano pa kalaki ang kumpanya, no company has these powers. The power to tax people and the power to print money. That's true. But that's why may socialist nature pa rin yung mga governments. No matter how they say that socialism is like communism, atututu, ganyan. When primary service providers are owned by the state, it's still a matter some kind of socialism, di ba? Excuse me, I apologize. Vanessa says, can you please enlighten me on the purpose of the president's visit to the USA? Also, does the first lady have a stylist? She looks like me. Uy, grabe naman. Uy! I mean, okay. Yeah, she does have a stylist and the stylist does accompany her. I understand. That is clear. But it is her choice, the style, or she still has the last word on anything. That being said, I disagree with your assessment of how the first lady looks. I think that she opts to just maintain a simple look. She doesn't like really being over made up or anything like that. So I think the peg is primarily simplicity. So maybe we're not used to it lang. Sabi ni Carlos, bakit sa panahon ni FPRRD ay nahinto o partially nahinto ang mga kabalastugan ng BOC?
FP.DÜTERTE at Näiä. Pero ngayon bumalik na naman sila at sigurado ako na inaabuso nila ang kabaitan ni Pbbm. Alam nyo, regardless of the style of the president, bad elements will always take advantage of a situation. It's not like as if naman perfect in last administration, di ba? I think that we just got used to a president who would wade into an issue, would talk himself, he would be his own spokesperson, he would discuss matters very plainly, and so on. So I think you just need to get used to how this new government is addressing things. Now, they might not be responding as quickly as you want them to, but this is the point there. The president wants to strengthen institutions so that hindi tayo nagre-rely on personalities. So President Duterte needed to do some cleaning up. So he has done most of that, some of which have been left because, of course, 6 years is not enough. President Pbbm now has a relatively clean slate to work on. What he needs to do is, okay, na, we've taken care of major problems like that. We'll just take care of the rest of the details and now start one strengthened institution. Para kahit sino ang presidente, kahit sino ang, ano, ang mga nasa Kongreso, the government's executive functions will work like a machine. Diba? The secretaries will understand what is the day-to-day requirement, what is needed, what is planned, and planning will be over a period of, let's say, 10 to 20 years in advance, and so on. So yun ang gusto ni Pbbm. So, and it fits, eh. It fits with the agenda of the past president. First, President Duterte comes in with a broom. Now, President Pbbm comes in with his hammer and nails and, ano, and building institutions. So it's not perfect, and the transition isn't perfect, but if we understand kung ano yung punto, kung ano yung objective dito, then we will understand why it seems to take long. Ako, I understand your impatience. Ganun. That's why previous administrations had to be had to make yung mga mabibilis na projects. Kaya ang daming tinatawag na the waiting shade. Kasi it makes the official look like they had done something. And they do it within the period that they're allotted. Otherwise, if the people do not see any concrete accomplishments, para sa mga tao, walang nangyari. Pero a lot of nation building takes place in the planning, in the writing out of the projections, in studying the situation, and so on. Now, that is why I always say, we have at least a year to make a good judgment on this. If the president's first year has been bad, then we are, you know, we have every right to ask him to hurry the heck up. But you have to give him a chance to start the process, di ba? Meron nga nagbabash sa akin eh tungkol dyan, sinasabi na ano, masyado pang maaga. I never said masyado pang maaga in the context na to forgive acts that were not committed. No, what we're doing is to give the president every chance. And if we, ano, if he does not take that opportunity, may karapatan tayo maningil. Ang kapal naman ng mukha natin kung hindi natin bibigyan siya ng pagkakataon to come into his own, nagre-reklamo na tayo kagad. Diba? Unfair yun. Sabi ni Michael, dapat kasi nag-uusap yung mga PR teams nila, lalo na kapag cross-agencies yung mga issue, kasi hindi pwedeng magkasalungat yung mga releases nila para tuloy silang nag-aaway. Mm-mm. Sabi ni Ma'am Christine, we're pro-PH. Just because we're saying we approach U.S. offers with caution based on what they've done to us the century doesn't mean we're pro-China. Also a good point. An excellent one, actually. Sana isipin lang natin na palakasin ang bayan natin. Huwag tayo sanang aasa sa ibang bansa, pro or anti-China at US po tayo.
Like importation po, sana palakasin ang Army at Navy natin. Sabi ni Papa Edwin, watching from Japan, hello to all. Sabi ni Leonice, past few days sa Western Visayas, parati ding brownout, sobra naman ang init. Which is another agency that needs to explain a little bit more. Sabi ni Ma'am Pinay, mga taga, who are yung mga taga Kamuning? Ano yun? Kamuning Bakery? Mas maingay lang kasi yung mga taga Kamuning lately, disenchanted with PBBM. Miss ko pa naman din yung pandesal doon. Ah, Kamuning Bakery. Okay. Alam nyo, isn't democracy made up of different opinions and different viewpoints? Ako, I like the fact that they're there to balance things out. And then we can make our decision based on those two points of view also, di ba? Sabi ni Rain, ay, may sinasagot siya. Sabi ni Jay, Zion, okay. Christine says, ay, nabasa ko na po ito. Sabi ni Sephiroth, mabilis ang action sa mga di magandang nangyayari sa Näiya, di tulad nung panahon ng dilaw na wala talagang nangyayaring paglilinis. Mabilis ang action nino po sa Näiya. Who are we talking about here? Sabi ni Ren, DOTR, Jimmy Bautista is excess baggage in PBBM cabinet. Napabayaan na MRT, LRT, Näiya. We don't forget PNR. Mga media press ko niya, puro problema, walang solusyon. Jimmy Bautista can go. Or, this is the year for assessments. Okay, maybe that's a stretch. But, I don't know. Naghahaba na lang ako ng pasensya in this regard. Pero, like for instance, yung oil spill, badly handled. For me, badly handled. So, sabi ni Virgilio, bakit sabi ni BBM mag-appoint siya ng magagaling na gabinete kung palpak ang in-appoint niya? Sino dapat ang sisihin? Actually, may punto ka naman dyan. He does have to take responsibility for his people. Totoo naman po yan. Ganyan ang leader. Which is why I think na ganun din. Nagpapasensya siya para pagka siya naningil, patay sila. Ang parinig nga sa Karambola, I'll see if I can post the excerpt. Yung mga, from what they heard kasi, itong sina Boss Conrad at si Boss Jonat, ang kwento nila is, the president called for certain companies na malaki na yung pakinabang dito. I mean, everything was legal naman, pero malaki na yung pakinabang nila. So ang sabi niya, etong nire-request ko, power sector, wala lang dapat brownout. O kayo dyan, sa tubig, pagbibigyan ko kayo, pero dapat hinay-hinay dun sa pagpapatay at saka pag-increase ng presyo, and so on. Hindi tumupad yung sector, di ba? Yung sinabihan niya na dapat walang brownouts. Pero ang nagtuturoan na ngayon doon sa loob ng ahensya na yon. So, dito sa power sector, it's really problematic kasi they're blaming things like the EPIRA law, the lack of a regulatory framework, and so on. But ito yung problema eh. Hindi ganyang kalala ang mga brownouts in Panay and Mindoro Occidental and in other areas. Before, it's parang bumabalik tayo dun sa core years, di ba? So I understand yung mga demands to fix things. So which is why it was the president who reacted dun sa Mindoro. Unfortunately, meron mga nag-PPR na tapos na daw, resolved na daw. Hindi po resolved yan. At hindi po tapos ang crisis. Kasi may brownouts pa rin sila, nabawasan lang ng konti due to the emergency contract for power service contract that the ERC just recently approved. And ang pondo nang gagaling sa Office of the President for that, yung kanyang
ano ba yun, yung discretionary fund niya. It's not solved. It's a stopgap measure. So, huwag kayong mag-fake news na solved yan because mamaya yan, malilingat na naman tayo. Isipin natin, okay na yung problema until boom, ito na naman siya. Sabi ni Christopher, yung motto daw ni Marcos Sr. sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Di ko narinig kay Marcos Jr. Sabi ni Mishi, pwede bang ibalik si Sir Artugadi sa DOTR? I don't think you understand the nature of a cabinet secretary. He or she must have the trust and confidence of the president. Hindi po sila magkapartido. And if I read some of the communications, then although the president himself admires and in fact loves the former president, some people around him are bent on creating a division. Of course, it's not just his people. No? There are also people from everywhere who are bent on creating a division. So why would the president appoint somebody like Lolo Art, who is so very closely allied to the previous admin? Diba? Huwag naman po tayong unrealistic. Yung mga ganyan po, it's not, parang we're setting ourselves up for disappointment. Sabi ni Junie, parang ang galing-galing nilang magreklamo ng init sa airport, temporary lang naman. Eh, ang DepEd nga, araw-araw ang init sa classroom, parang walang nangyari. Sila lang tuloy may karapatang magreklamo. Hindi naman, sir. But the buildings are not built kasi for non-aircon. So, siguro naman, maiintindihan natin yung hinanakit nila. Yun nga lang, tama kayo na it's temporary. But temporary naman talaga ang stay dun sa airport and it shouldn't take that long. So, the problem is, delayed na nga yung flights, wala pang aircon, and it's going to be hell inside. So, ganito na, pagbigyan na lang natin yung hinanaing nila kasi mainit naman talaga. Don't pay attention to that, but let's pay attention to how quickly the administration of the MIAA will be able to respond to the emergency. Sabi ni Ma'am Janet, let's remember that more than 30 years na lubog ang Pinas and PBBM has no magic wand. Excuse me, sinasama niyo ba yung Duterte years dyan? So, because we said that in the Duterte admin. But, diba? Iba naman. Sabi ni Sam, tourism related po. Sana po magkaroon na tayo ng booth sa bawat terminal once the tourists arrive, lalo na yung may group tour or package, nakikita ko lang kasi bilihan ng SIM card. Actually, dapat kasi yung bentahan ng tour group, bago pa mag-arrive dito sa Pilipinas, hindi upon arrival sa airport. Hindi po ganun yung magpaplano ng trip. So dapat mga online packages ang available. Sabi ni Virgilio, how long do we wait until this government can do the job right? Well, ako, I'm giving it a year. It's really up to you how long your patience is going to last. Ako, just to be fair, bigyan ko ng 1 year. But besides, ang daming papalit after May 9. Oh, then there's an opportunity pa to get the cabinet that PBBM wants or thinks that they're going to do a better job than the ones here. Mas malawak ngayon yung field na pagpipilian niya. Well, mga kababayan, tila maraming ang netizen ang nagagalit sa pamumuno ngayon ni President Bongbong Marcos dahil tila walang naayos sa kanyang pinangako at wala di umanong natupad
kahit isa. Ngunit marami pa rin umaasa na sana sa 5 taon na mauupo pa si President Bongbong Marcos ay sana meron matupad na kahit isa sa kanyang pangako at sana maayos ang mga smuggling at mga korap na mga opisyalis sa Malacanang. Lalo na di umano dahil pinapahirapan ang sarili natin farmers sa bansang Pilipinas. Well mga kababayan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.